Ay, magkwento ka naman. Si Rosa
sa kanang tanong nila. Mas alam niya nangyari kaysa sa akin. Nagpakagago ko ngayong gabi, Marie. Gusto kong sipain ang sarili ko. Sinadya ako saktan si Rosa. Nakalain mo. Kaya kong gawin yun. Sigurado bang ikaw lang ang may kasalanan? O hindi ba sabi nga nila, sa pagsasayaw raw, kailangan meron kang kapareha. Kailangan mo ng kapareha sa maraming bagay. Katulad ng pagpapakasal. Hindi ba? Yun ang gusto ni Rosa. Magpakasal. Magkaanak. Hindi pa ako nasa mga bagay yun. Hindi ko pa inisip yun. Miguel, eh, hindi naman maaari ang habang buhay mo na lang siyang ipapasya sa ilalim ng buwan. Siyempre, meron din inaasahan si Rosa sa'yo. Marami na akong inaasahan sa kanya. Hindi kasi kami babae. Hindi mo maanawaan na kibunutan. Nangingibaba ang pangangalaan ng lalaki sa tamang pag-iisip. Bakit? Mahirap bang intindihin yun? Dahil ba iba ang pangangailangan namin sa inyo? Ha? Eh, hindi naman nagkakala yung mga pangangailangan natin eh. Sa katunayan nga, pareho lang ang hinahangad natin sa buhay. Yung makapag-asawa, yung may mahalin, yung may nagmamahal sa'yo, magkaroon ng anak. Palagay mo, madali rin ba kay Rosa yung nangyari sa inyo? Teka, kanino ka ba talaga kamuti? Siguro, gusto ko lang kasing makita ang maligaya kayong dalawa. Alam mo, Miguel, marami ka pang hindi nauunawaan sa aming mga babae. Totoong nangyayari kapag ang isang babae ay nakikita niyang nanganganak ang kapwa niya babae. Para bang pinaglalaroan siya ng damdamin niyang pang ina. Ang wari mo sa'yo ang sanggol na yun. Ang pakiramdam mo, ikaw ang nagluwan sa bata at ikaw ang ina. Ay, nako. Mas mabuti pa siguro kasi Kuya David din ako sa mga tagay na to. Kaya lang. Kung minsan, di malang ko na nasa isip nun eh. Siguro. Tama rin si Rosa. Mas mabuti pang bumalik na lang ako sa bisig ng mga numuraan pa kaya sa Maynila. Para wala rin sakit na ulo. Ano na lang yung Miguel, layo kang sinyo. Baka may makinig sa akin. Diba? Baka siya mag-uulot. Mosa siya. Thank you.
Nasasama ka ba? Aba, gusto mo yata magituloy namin ni Rosa. Pakibot ka pa, yun naman talaga. Gusto mo, inahabol ka ng mga babae o ano. Diba? Tama ako. Kasalanan mo ba yun? Wala sila gusto mag-anak sa akin. Magandang lalaki yata sa pagmamala ng anak nila. Walang problema doon. Huwag lang sila magsabay-sabay. Huwag sila pagbibigyan ko. Kasama rin na asawa ko sa pagbibigyan mo.
Maria, tutun sa sinabi ko kanina. Tapos na. Masabi mo na. Kahit napagsisihan mo sa ngayon, wala nang mangyayari. Lumabas na sa bibig mo yun, hindi mo na maibabalik. Wala kasi akong naisip na ilang paraan. David, wala kang karapatan. Ano akala mo sa akin? Baka o baboy dito sa bukid na ipakakasta mo lang? Marie, alam ko namang matagal mo rin gusto magkaroon ng anak niya. Hindi lamang para sa akin, ito para sa iyo rin. Mga mag-asawa nga rin ito sa akin. Hindi lamang tatlo o apat na anak, meron sila. Magpalag tayo, kahit isa wala. Hindi tama eh. Hindi ko matatanggap na wala magtutuloy sa lahi natin. Pagwala na ako. Papalapat na buhay ako. Para ano pa nagpakasal tayo? Marie, alam mo namang napakarami kong balak para sa buhay. Para sa kinabukasan natin. Katrabaho ako na sa ganun. Bakit yung araw meron ako may pamamana sa anak natin? Katulad ng ginawa ni Ama sa amin ni Miguel. Kung ano ka nagtatrabaho ko, kung wala rin lang tayong usap. Naiintindihan kita. Pero inuulit ko sa'yo, wala kang karapatan. Katawang ko ito. Ako ang magdidesisyon kung ano yung gusto kong gawin dito.
Huwag ka mag-alala, kuya. Akong bahas trabaho dito. Nagtiwala ko sa'yo. Mga ilang araw ko nga ba sa Manila? Isa. Dalawa din mo. Katiwasayan, lumatay ang itay,
Eh, hindi naman pwedeng panghabang buhay. Eh, makikitaran na lang ako kala Chuanin. Hindi masyadong matulog si Kuya para sa'yo. Pwera lang kung lasing siya. Kamukha ng isang gabi. Wala naman lumalabas sa bibig niya. Sigurado ako, hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya. Ay, naku. Narito kami. Ganyan na si Kuya. Hindi talaga yung nasaya yung tao. Ewan ko. Hindi ko naman hinahanap sa kanya yun. At saka, wala naman sa isip ko na ang isang asawa ay dapat maging kalaro ko. Ito paano? Ako nila yung kalaro mo, no? Thank you.
Halika, magpahinga ka muna sa taas mahiga ka. Oo.
aking kama. Thank you.
feeling ng asawa. Ang anak ko. At paano ang anak ko? Ano kaya hindi naman talaga? Hindi mo maaaring pamilihan sa ibang tao. Hindi. Hindi ibang tao si Gabi. Magsama na tayo. Kahit saan. Sa Manila. Papay, hindi ba sinabi mo ayaw niya sa siyudad? Miguel, dito ang buhay mo. Sa buhay.
Hindi ka rin nagsalita. Sa
sana maging magkaibigan uli kayo. Magmahalan uli kayo. Huwag niyo na sanang idagdag pa ito sa krus na pinapasan ko ngayon. Na ako ang naging sanhi ng pagkakahiwalay ninyong magkapatid. Pareho ko kayong mahal. Thank you.
Nagulat talaga si David sa pananalita. Hindi naman ipakita kung ano talaga ang nararamdaman niya. Magaling talaga siya. Nag-iisa ka na dito. Silang tuturo sila sa pagpapalakad ng bukid. Ang dalawa ni Christina. Marina. Kailangan mo ako. Isang salita mo lang. Hindi na ako alis. Ba't sila ako kilala?